natin. Sir, may bago bang utos ng Pangulo tungkol sa ENCOG on handling ng ENCOG? Sa ngayon po, ay ulitin ko lang po sa mga kababayan natin, I am not the spokesperson of the President, pero subalit tinanong mo na rin po ako, ay tinawag po niya ang mga lahat ng governors, lahat ng mayors and other officials, including po dun sa Muslim Mindanao, ay makikipagdialogo po siya sa darating na Lunes para pag-usapan po ito at ano pong preparasyon ang dapat nilang gawin kung sakasakaling umabot po ito sa kanilang mga probinsya. Kasi mahirap naman po kung nakatutok lang po tayo dito sa Metro Manila lang. Hindi naman natin alam, katulad dun sa Cebu, eh meron pong flights papunta Cebu. Doon po yung naging positibo sa virus. So dapat handa ang ating mga local officials down to the barangay levels kung sakasakali na mga ano. Maging alerto tayo, disseminate natin sa buong Pilipinas. Ang importante dito, ulitin ko po, magkaisa tayong lahat, magtulungan po tayo, magbayanihan po tayo. Dahil kami naman po rito sa gobyerno, sisiguraduhin namin ang kapakanan ng bawat Pilipino, interest ng bawat Pilipino, kalusugan ng bawat Pilipino po ang mangunguna rito sa aming konsiderasyon. Babalansehin po namin lahat, papakinggan namin ang lahat, basta ano po makakabuti. Alam mo, ang Pilipino, known po tayo, pag nagkaisa tayo, kaya natin. Senator, ano po plan sa mga OFW na pinagbabawalan ngayon na pumunta sa mga China and other countries? Ngayon po, may tulong po ang ating gobyerno, ang Executive Department, na Department of Labor and Employment. Nagbibigay po sila ng tulong, cash assistance po. Pansamantalang hindi pa sila nakakaalis. Pansamantala lang naman po ito. Sana po ay malampasan natin kaagad ito at maging normal na po ang takbo. So, sir, papayagan pa rin silang bumalik sa China? Hindi po ngayon. Sa tamang nga panahon, after 2 weeks po, magkakaroon po muli ng assessment ang ating gobyerno kung anong mangyayari po, si umangat o bumaba na po yung numero. Sir, yung 300 million na issue sa DICT, alam na po ba ng Pangulo? Ano po yung reaction niya? Alam na po ng Pangulo ito. No comment na po. I cannot speak in behalf of the President. He is the Chief Executive. I am just a legislator. Sir, sorry, patanong lang po ng opisina. Any reaction lang daw po doon sa mga congressmen from PDP na lumipad sa National Unity, nag-over the bangon? Wala namang, ako as a PDP member, karapatan po nilang lumipat ng partido. This is democracy, it's your choice po kung saan kayo lilipat. Kami naman ni Pangulo, kung saan kami nanggaling, doon lang po kami magpaiwan. Kung kaming dalawa na lang po maiwan sa partido, doon lang po kaming dalawa. Sir, may naisip na po ba sila kung anong batas yung pwede natin mag-go-out? Marami tayong dapat silipin dyan. Yung Data Privacy Act, tingnan natin para pag... Anyway, merong exemption dyan eh. When it concerns national emergency, pwede talagang silipin at ibigay yung data. Kaya nga sabi ko sa mga opisyalis natin, huwag na tayo, kailangan pa ba natin magpatawag ng hearing sa Senado para malaman ng publiko ang totoo? Pag automatic, pag merong ganun, tawagin nyo kagad. PNP, Immigration, Armed Forces, Law Enforcement, lahat yan. Pwede nyo willing magtrabaho yan. In 2 days, kayang hanapin yung mga pasahero. Pero ako po ay marami po tayong naliwanagan during the hearing. At importante po, magpapakalma po ito sa mga Pilipino. Huwag tayong magpanik. Narinig nyo naman po ang ating mga World Health officials, World Health, WHO official, ang ating DOH, ang ating Secretary of Finance, Secretary of Foreign Affairs, Tourism, kung ano po magiging epekto nito, and even sa transportation, para at least yung mga katanungan ninyo, hindi na po kayo magpapanik kung meron magpa-parking dyan ng mga barko. Hindi tayo magpapanik kasi bawal silang bumaba. At naliwanagan po na yung virus, it will last only 8 hours po kung sakasakali. Pero maraming mga katanungan na nasagot at marami pong naliwanagan. Ako naman po, huwag tayong magpabaya. Ako, bilang committee chair sa health, importante sa akin ang kalusugan ng Pilipino. Buhay ng Pilipino ang nakataya dito. Walang 1% makakalusot dapat sa mga ganong pangyari. May pumasok dito at maaring positibo,
dapat kumpleto na yung surveillance natin, i-quarantine ka agad, para po mabawasan yung pangamba at takot ng Pilipino. Senator, sorry, last na lang po, patanong lang ng opisina. May say pa po ba si President sa kontrata po ng mga water concessionaires? Kasi po, magpapatupad na naman po ng 18 hours na water service interruption ang Maynila. Antayin na lang po natin kung ano magiging desisyon ng ating Pangulo. Ako, nagsalita na ako tungkol dyan. Sabi ko, pag hindi pabor sa gobyerno at hindi pabor sa Pilipino yung kontratang gagawin nila, eh ako po yung magsasalita. Ako, wala akong pakialam. Ang akin dito is yung interes ng bawat Pilipino na nagbabayad ng tama at para bigyan rin po ng sapat na serbisyo. Hindi yung paputol-putol, mamaya-mamaya mag-iigib na naman sila at nagbabayad sila ng tama. Eh sila pang mismo ang minsan ng magsusolder nitong mga taxes na kawawa naman yung Pilipino. Balansehin nyo naman po yung negosyo ninyo. Maawa tayo sa Pilipino. Senator, meron po ba kayo information kung tuloy na talaga yung repatriation? Kasi nagkakaproblema daw yata sa papers from the Chinese government. Kung meron na kayo information? I think it will come soon. Anytime yata in the next few days. Kaya inihahanda na po yung quarantine area po. Wala naman po kayo nababalita ang may problema? Wala. The last time I heard February 6, 7, 8. So I will check with the Secretary Bello. Ako naman, dapat madaliin na po nila. Kung pumayag na yung bansang China, ready na po lahat, ay pauwi na po. Kawawa rin po. Baka mama, lungkot yung hindi nababayaran yung lungkot doon sa ibang bansa, lalo may pangamba sila na para silang preso doon. Kaya nakarating na po ka sa Pangulo na baka sa Agnes Village, yung binagkit ko sa inyo, idedretso yung mga galing sa China. Hindi yes. Na doon sa yes. Ano yung sinabi niya? Na-offer po ito ni Vince Dison ng BCDA na ready po at mas kompleto yung pasilidad ng athletes sa village. Ready to accommodate Filipinos coming from China. Kahit saan po, basta saan po komportable ang Pilipino ay yun po ang preference ng Pangulo. Not only that, yung clerk po ay malapit sa airport. Kung sakasakaling pwede silang diretso i-landing doon at madali na lang po yung makakabawas po ito sa pangamba ng Pilipino. Alam niyo naman, takot tayo kung nagpapanik yung Pilipino. Huwag na po kayong magpanik. Nakikiusap po kami sa inyo. Magtulungan lang tayo sa mga nag-spread ng fake news, sa nananakot, sumasakay sa issue, sa lahat ng bashers. Dapat kayo ang i-quarantine. Nakakahawa kayo. Yung mga balita daw po na meron pa rin mga Chinese tourists na pumapasok sa Boracay, meron ba kayo information? Wala. And I'm sure, ako po ay nananawagan sa mga opisyalis natin. Tumulong kayo. Kung ano yung bawal ngayong panahon na yun, ipatupad po ninyo. Kasi mananagot na naman kayo dyan. Pag may nakalusot dyan, mananagot pa. Patawag na naman tayo ng hearing sa Senado nito. Huwag na natin sayangin yung panahon natin, papatawag na. Gawin nyo muna yung mga trabaho ninyo. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.